How to repair a koi pond leak. Hey guys, you here, Jibble Koi Center. Ngayong araw, tutunuan ko kayo paano i-repair ang leak ng koi pond nyo gamit ang epoxy. At paano din ito hahanapin ang mga leak ng koi pond nyo. So, without further ado, let's go! Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification button na video kayo sa aking kapagong videos. So ito guys ay ang luma namin na babuyan, pig pen, i-renovate ko na ko ito pang gawing ano, koi pan, ano lang ito, breeding tank o starting tank. So, ang gagawin natin, i-fix natin ang mga leakage. So, ito kung makita nyo mga leak ito guys. Nilagyan lang natin ng ano, epoxy. Itong mga leak, na mga leak detrace lang natin. Nilagyan lahat na epoxy para hindi na siya mag-move. Hindi na siya mag-leak. Nilagyan mo na hanapin natin lahat ng anong mga nagka-crack. Ito, sample ito. May crack. Nalagyan ito ng ano, epoxy. Lahat ng crack, itong mga gilid. Para hindi na siya mag-move, mag-hold yung cement. Para hindi siya mag-leak. Ayan ang ginawa. Tingnan nyo. Lahat ng crack, lagyan ng epoxy. Ito. Ito, sample nito. Yan. Nalagyan niyan lahat ng epoxy. Pagkatapos na malalagyan ito lahat ng epoxy, ay nalagyan na naman ng ano, cement. Saka yung cement may halong sahara for waterproofing. Sa ano lang rough nito. Hindi yung smooth. Nito lang o oh, rough. Para mag ano paglagay ng skim coat na mag-hold ang skim coat. So ganito lang guys kung mayroong leakage ang koi pond nyo. Hanapin nyo lang ang leakage. I-drain nyo lang, nilagyan ng water at hanapin nyo ang leakage. Usually, ang leakage ng koi pond ay nasa mga dito gilid. Usually, yan ang mga leakage. So, hanapin nyo yan. Pagkatapos, lagyan ng epoxy. Pagkatapos, lagyan ng epoxy, lagyan nyo ng cement. Yung ano rough mixture hindi smooth. Hindi nyo isusmooth para didikit ang ano skim coat. So, and guys, meron kayong tanong, comment down below. Kung sino magpa-shout out, comment down below. At kung anong gusto niyo yung videos na gagawin ko sunod, comment na kayo down below guys. Okay. So, ganito lang guys ang pag-fix ng ano leakage ng koi pond nyo. Hanapin nyo lang ang leakage, lagyan ng epoxy. Okay. So ganito ang pag-apply ng epoxy guys. Inis nyo lang ang epoxy. Saka i-apply dito sa mga leakage. Yan, mix yung ano, yung A and B na epoxy saka i-apply dito sa mga leakage. Yan. Applyan mo ng enough ano epoxy. Kasi ang epoxy guys, multipurpose yan. Mag-hold din yan ng cement. Yan. Lagyan lang lahat ng ano mga areas na yan lang guys.
Yan, ganito pag-apply guys. Tingnan nyo lang. Yan. Hanapin mong lahat ng mga leakage. At lagyan ng epoxy. Pagkatapos mag-dry guys, ang epoxy, lalagyan na ninyo ulit ng cement. Ayan, ganito. Yung cement ay may halong sa harap or waterproofing. Ayan. Spread nyo lang guys, apply nyo lang lahat sa ano, floor o ayan. Ano na yan guys, hindi na mamumove yung cement. Mag-hold na yun, saka mawala na yung mga leak. Yan, kasi ang itong mixture na ito ng cement ni Sahara din for waterproofing. Pagkatapos nito guys, pag mag-dry out na ito, apply na tayo ng skim coat. Ganito ang skim coat guys. Ito ang pag-apply ng skim coat. Ang skim coat ay para siyang cement. May mix din nyo ng water. Saka i-apply ito. Ito ang skim coat. Puti siya guys. Ayan. Waterproofing siya. Take note guys, didedicate ang skim coat pag na ang concrete nyo ay ni-smooth nyo. Dapat rough lang ang finishing para magdikit ang skim coat. O ayan, ito ang skim coat. So meron kayong tanong guys, comment down below kung gusto nyo mag-shout out. Comment down below at huwag kalimutan kayong mag-subscribe at i-like and share. Okay, bye for now guys. Till my next video. Stay safe. All. God bless.